Hi everyone! Welcome back to my channel! So for today's video, pag-usapan natin si Tala guys. Siyempre, Tala is another online loan platform na madadownload sa mga cellphone nyo. Kasi na akong may Tala account at nagkaroon ako ng problema, na-late ako sa pagbayad, at never siya guys nang harass. So masasabi kong okay si Tala so far. Tala now offers up to 25,000 na credit limit guys. Dati kasi 15,000 lang siya. Kung kayong nagbabalak pa lang is panoorin nyo muna yung video na to para alam nyo na kung ano yung mga information na hihingi ni Tala para mas mataas yung chance na ma-approve kayo. So keep watching if you wanna learn more. Video is not sponsored pero gusto ko ipakita sa inyo yung process ng pag-apply kay Tala. Baka naman, this is something na interested kayo, which of course doesn't mean na ini-encourage ko yung umutang. But yung akin lang kasi is pakita ko sa inyo para mas makapag-decide kayo kung tama ba si Tala para sa inyo. Tala is an online loan platform that promises a credit limit of up to 25,000 pesos. Mag-download siya sa Google Play Store and at the time of recording this video, registered po siya sa Securities and Exchange Commission. Pagtapos nyong i-download si Tala, syempre yung next na mga window is that it's going to talk about the features of Tala. Tulad dito, you can borrow up to 25,000 pesos, highly rated daw by 6 million plus users, tapos approved in minutes or 1 minute daw kung okay yung application mo. Kung good payer ka, tataas naman daw yung credit limit mo. At saka affordable siya because yun nga, medyo reasonable po yung interest niya. At somehow, kapag naging good payer ka, pagkatapos mo mabayad is kaagad namang makakarilo. By the way guys, si Tala pala ay nag-offer ng repayment up to 61 days. But then, syempre, depende yan per user. So, kung, para mag-apply kay Tala, ikiklik mo po yung get started. And then, hihingin niya po yung phone number mo. At saka, ikiklik mo po yung verify. Tapos, magpapadala po siya ng 4-digit na OTP dun sa number na binigay mo sa kanila. At pag nalagay mo na yung OTP, iklik lang yung next. At magno-nominate ka ng 4-digit na PIN. Pagkatapos nun, ay papakita sa inyo ni Tala yung mga permissions na hihingin niya sa inyo. At syempre, kapag naintindihan mo yan, mag-a-agree ka dun. I consent to the processing of my personal information in accordance with the terms of the privacy policy. So, lalagyan mo yun ng check para pwede mo nang maklik yung accept sa baba. Pagkatapos nun, hihingin din ni Tala yung permission or yung access sa location mo. At pwede mong i-click yung while using the app. And then, hihingi si Tala ng access sa mga contacts mo and permission to manage your phone calls. Para siyang survey kasi yung next window yan, tatanungin niya kung how did you hear about Tala. So, nasa inyo na yun kung ano yung ilalagay nyo. Tapos, hihingi po siya ng promo code pero optional na po yan. At saka, i-click na yung next. Labas na yung dashboard ni Tala tapos may mga bits and pieces of information siya doon. Pero kung gusto mo nang mag-apply ng loan, dun sa taas, i-click mo lang yung continue. At saka, i-click mo na yung let's go. Hihingin niya na yung personal information mo. Hihingin niya yung ID na gusto mong gamitin, yung first, yung middle, tsaka yung last name mo. Hihingin niya rin yung birthday, yung place of birth, civil status, kung married ba or single. Then, mother's maiden name at kung ano yung gender mo. Personal information kumbaga. And yung alternative phone number is entirely optional. Yung mga IDs pala na tinatanggap ni Tala are the following. Yung passport, driver's license, SSS ID, postal ID, voter's ID with the QR code, UMID, PhilSys ID, or national ID para ma-verify yung account. So, pagkatapos yan, pwede ka nang mag-click ng save at continue. Yung next ay hihingin din ni Tala yung address mo. So, city, barangay, yung house address, postal code, kung address type, kung rented or owned, or is your present address same as your permanent address? So, nasa inyo na yan kung yung sasagot nyo. Siyempre, kailangan maging honest kayo dyan. Pagkatapos ng address, i-click lang yung save and continue. Tapos sa next page, tatanong ni Tala kung if you own this phone. Hindi po si Tala pumapayag na nakalogin ka or
ina-access mo si Tala sa dalawang device. One device, one account. Kaya tinatanong ni Tala yung ganito. I-click lang yung I confirm that the answer I selected above is true and understand that answering this honestly will disqualify me from Tala loan. Click lang yung save and continue. Pagkatapos ni Tala kunin yung personal information mo, so yun, magsa-start ka na sa application proper. Kaya i-click mo yung continue. And then, itatanong ni Tala kung saan mo daw gagamitin yung loan. And then, further below, merong mga other options na depende yun sa sinagot ni mo sa first na question. Kayo na yung bahala pumili kung ano yung applicable sa'yo. May box dyan, ilagay yung description, additional information na gusto nyong i-add. Pagkatapos, i-click mo yung save and continue. Tapos, yung next page ay yung level of education naman at kung ano yung trabaho mo. Siyempre, i-select mo kung ano man yung option na applicable sa'yo. Tapos dyan, i-click lang yung save and continue. And then, please answer questions regarding your gig, questions about your job. Ibigay mo lang yung mga honest mong mga answers. Click save and continue. And tapos, hihingin din ni Tala kung kailan ka magsusweldo, when yung next mong payday, tapos how much yung money na na-earn mo sa job na to, yung mga ganun. So, work information, bale. So, next is, hihingin ni Tala kung saan yung source of funds mo. And then, just click the boxes that apply to your situation. And then, sa baba, just click save and continue. So, next naman is, itatanong niya if meron kang outstanding loans, yes or no, it's up to you. And how much yung amount na yun yung nasa loans, kumbaga. And then, just click save and continue. Bibigyan ka ni Tala ng chance to review your answer bago mo siya i-finalize. Kung lahat ay tama, you can click submit the application. Nag-a-agree ka ba sa terms and conditions ni Tala? Kung gusto mo ma-approve or kung gusto mo mag-continue, then click agree. I-review na ni Tala kung approve ka o hindi. Kung hindi ka approve, you can reapply after 30 days. Pero kung approve ka, expect na hindi naman automatic na yung makukuha mo ng credit limit is 25,000. I remember na nung na-approve ako, guys, yung first kong credit limit is only 1,500. Si Tala is nagbibigay namang ng increase, pero depende po siya from one user to another. So, like I said, I remember getting only 1,500 from Tala, and then tumaas, and then naging 5,000, and so on and so forth. In my experience, okay siya. Ang dami nga nagsasabi na makatao po yung interest ni Tala. Nung nagkaroon ako ng problema kay Tala, tapos hindi ako nakabayad, once lang po si Tala naglagay ng penalty. At the rest, nag-allow po siya na magpe-pay ka in increments or dahan-dahan mo siyang babayaran. If you're going to compare it with other loan apps, hindi sasakit yung ulo mo dito. Kaya kung na-approve ka kay Tala, dapat alagaan mo talaga yung account mo dito kay Tala. Remember that Tala reports to CIC. So kung good payer ka, then nagiging pogi point siya sa ating credit history. Hindi po siya tulad ng ibang loan platforms na pa 7-7 days. Itong si Tala, kahit na first time kang mag-loan sa kanya, pwede kanyang bigyan ng term na 1 month. So I hope meron kayong natutunan sa video na to, guys. And I hope to see you on my next vlog. Bye!